Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. So kung napapanood nyo nga mga game ng San Antonio Spurs, isang bagay ang tiyak. Victor Wembanyama is worth the hype. Some may say na exceeding the expectations na napakataas in the first place. Halos bawat game niya nga ay may record siya nagagawa. Kesyo first player to ever do this o youngest player to do that. Tulad nga ng sinabi ni LeBron at ng iba pang mga superstar, walang ceiling nga daw ang potensyal na meron si Wemby. Isa nga daw itong MVP and Defensive Player of the Year in the making, and people can argue na siya na nga ang best defensive player ngayon sa buong liga. As of now, kung titingnan natin, ang lineup ng Spurs ay halos lahat na nga ito tradable bukod kay Wemby at Devin Vassell. Ayon nga kay Woj ng ESPN ay kailangan na ng Spurs umaksyon agad at mukhang ito naman daw talaga ang plano nila. Dahil ang expectation nga daw kay Wemby, it will take time for him to dominate tila ba tulad lang ni AD noon. Natalo pa nga ito kay Damian Lillard sa Rookie of the Year Award bago magkakaroon ng big jump sa mga sumunod na taon. Ganun pa man, ngayon pa lang nga daw ay kung mataas-taas lang ang record ni Wemby at ng Spurs, easily he can be a part of all NBA team. Kaya naman, instead of waiting for another 2 or 3 years of development, agad na a-action ang Spurs para bigyan ng tulong si Wemby. Add another star, playoff contender sila. Add 2 stars and solid role players, ang team na ito ay isang top 5 or top 3 team. Ganun nga ang galing na meron ng batang to. Ilagay mo nga si Wemby sa 9 seed Chicago Bulls with DeRozan, LaVine, Kobe White, Vucevic, and Caruso. Tiyak nga na legit playoff contender yan. Same thing sa 10 seed Atlanta Hawks. Can you just imagine, nasa 9 seed na Warriors si Wemby o kaya naman sa 10 seed Lakers, automatic championship contenders nga sila. Kaya naman kailangan lang nga ng Spurs ng isa o dalawang star at automatic na aangat sila sa standings. Meron silang cap space at may top 5 draft pick din sila next year. Meron din silang tradable assets. So ang season na ito ay tinitingnan lang nga ni Coach Pop kung ano bang klase ng mga players ang babagay kay Wemby. Easy answer ay isang legit na point guard at mga shooters kapag nakakatanggap siya ng double and triple team. Sino ba ang dapat targetin ng Spurs sa offseason? Habang si Giannis Antetokounmpo naman ay nagtalangan ng halimaw na performance contract sa Chicago Bulls, siya ay gumawa ng 46 points, 16 rebounds, and 6 assists on 16 of 22 shooting sa field. Nakuha din ng Milwaukee Bucks ang panalo sa score na 113-97. Unstoppable nga si Giannis sa game na ito at nagambag din si Damian Lillard ng 16 points and 7 assists, 14 points din kay Patrick Beverley at 11 points, 9 rebounds naman kay Bobby Portis Jr. Ang depensa nga nila ay sobrang nag-improve na mga kaibigan. Matapos ang All-Star break ay may limang magkakasunod na panalo na ang Bucks at sa kanilang last 4 games ay nalimit nila ang kabilang team sa less than 100 points. Alam nyo ba na sa 43 games si Adrian Griffin bilang head coach ng Milwaukee Bucks sa isang beses niya lamang nalimit ang opposing team sa less than 100 points? So ganyan nga katindi ang depensa ng Bucks sa kanilang 5 straight wins. Ganun pa man ay masusubukan nga sila kontra sa championship contenders Los Angeles Clippers sa kanilang next game. Dito nga ay may kita natin kung kaya ba nila itong ilimit sa less than 100 points. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?